Good day to all po. Good morning, good morning. Welcome po ulit sa ating daily devotion. So, before anything po, pray mo muna tayo ng saglit. Okay. Father God, nandito na naman po kami. Patnubayan niyo po kami sa pag-aaralan namin ngayong araw na to. At Lord, lakipan niyo po ng kami ng inyong espiritu at patnubayan niyo po Lord na maintindihan po namin ang salita ninyo. Baunin po namin sa araw na to, Panginoon, ang pagmamahal niyo at ang salita ninyo. Guide us Lord. In Jesus' name, Amen. So good morning kapamilya. Ito na naman po. So ang ating devotion for today is entitled An Oasis of Grace. Nung tinignan ko ang oasis, ang hirap kasi ano, pagka minsan yung mga English na ganyan, ginugol ko po ano po yung oasis. Yun po ang sabi niya, ang oasis is a place na siya lang yung may pan, parang may tubig. Kung titingnan mo, ito lang yung place na may tubig at ang lahat ay deserted na, parang disyerto na. Kung iisipin natin, oasis of grace, kumbaga yun yung place of grace ni Lord na kahit na ang pait-pait na nararanasan yung nakasurround sa atin, deserted na, disyerto na, pero tayo nandoon pa rin sa biyaya ng Panginoon sa isang place na yun. Okay, so ang verse po natin is taken from Romans chapter 15 verse 7. So mga kapatid, pagka po Romans ang binabasa natin, ito po ay dedicated sa mga mananampalataya na, yung mga naniniwala na sa Panginoon. Dito po maaaral yun, paano ka mabuhay bilang isang mananampalataya. Paano ka makikisama, pati sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya po, ang ganda rin basahin ng Book of Romans. Tapos po, sa verse po na to, isa po ito sa way na, kumbaga, syempre, hindi naman po lahat ng mananampalataya, pare-parehas tayo ng state, di ba? Hindi rin po, meron tayong mga baby Christian, meron pa po tayong mga adult, o yung nagdadalagang Christian, o iba-iba po tayo ng stages, at meron na rin po yung mga mature. Kaya po, alam ni Lord na pagka ganun po, hindi pa rin po maiiwasan yung mga misunderstanding. Kaya po dito tinuturo kung paano tayo makikisalamuha sa kapwa natin, mananampalataya, na iba-iba po ang ating state at kinatatayuan sa buhay. Hindi lang po yung sa state ng financial or estado ng buhay, kundi po yung kung ano ka bago ka naging Kristiyano. So sabi po niya dito sa Romans 15 verse 7, accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Pati po yung pagtatanggap natin sa ating kapwa mananampalataya ay sinasabi ng Panginoon kung papaano. Paano nga daw po ba? Sabi niya, just as Christ accepted you. Paano ka ba tinanggap ng Panginoon? Ako noon, tinanggap ako ni Lord kahit na nagkaroon ako ng pagkakamali. Ganito yung nagawa kong kasalanan, pero tinanggap niya ako. Tinanggap ako ni Lord nung gusto ko na magbago yung may ibang case, yung mga nasa addiction, pero tinanggap pa rin sila ng Panginoon at nagbago sila. Yung iba, yung mga nalilito sa kanilang identity, pero tinanggap pa rin sila ng Panginoon sa pagiging sila. Ang ano lang po dyan kasi, yung paano ba natin tanggapin yung mga tao katulad ng pagtanggap ng Panginoon sa atin. At dito po, take note na nakakapagpapuri po daw po yun sa Panginoon. Kasi nga po, yung mga tao na sinasabi dito ay nag-accept na kay Jesus as His Lord and Savior. Kaya po, dito siguro sabi nila, bigyan mo ng leeway. Bigyan mo naman siya ng time mag-adjust. At saka, may transformation period yan. Parang ikaw, hindi ka naman agad-agad, poof,
Oh, magic. Okay ka na, 100%. Wala ka ng problema, wala ka ng pagkakamali. Lahat po tayo nagtatransform. At sabi nga ng Panginoon, hanggat di pa siya dumadating, hindi pa tayo magiging perfect. Kaya po, bibigyan tayo ng instruction. Para po, ayaw niyo ba yun? Makakapagbigay tayo ng praise kay Lord sa pag-accept natin sa ating mga kapatiran kung nasa saan sila sa mga panahon na to. So ito po, ang daldal ko. Ang sabi po ni Ms. Pastor Max Locado, ito po ay napakaganda. Sabi niya, the cross of Christ creates a new people. Hindi po tayo yun. Yung si Jesus Christ, yung cross, yun yung message na sinasabi paulit-ulit na dahil daw po yun, yun ang nagbabago sa tao. I-share lang natin, pero si Christ pa rin ang magbabago sa tao. A people unhindered by skin, color, or family feud. Oh, kasi kung minsan, questionable sa atin yun, yung ano bang lahi niyan? O ano ba yan? Ilocanong puro ba yan? Inchik ba yan? O Pilipinong puro ba yan? Or family feud? Kahit sa mga family mismo, di po ba? May mga pag-aaway-aaway. Pero pagka lahat ay nanampalataya sa Panginoon, sa cross and believe in Jesus Christ, sabi niya, hindi po yun magiging hinder. Hindi po magiging hindrance yun. A new citizenry based not on common ancestry or geography, but on a common Savior. Alam niyo po yun, hindi natitingnan kung ano ka, kung ano ba yung pinagmulan mo, kundi yun, ang Diyos ba, ang kaligtasan mo ba ay si Jesus? Si Jesus ba ang talagang tinanggap mo at pinaniwalaan mo ng tagapagligtas mo? Yun po yung common ground nating lahat. Yun po yung common ground na kung paano natin i-start, i-accept ang kapatiran natin sa kung anong state na sila. Sabi niya po dito, may kwento po si Pastor Max Locado, sabi niya, my friend Buckner Fanning experienced this firsthand. He was a Marine in World War II, stationed in Nagasaki 3 weeks after the dropping of atomic bomb. So isipin niyo na lang po, pagkatapos na bombahin ng Amerika ang Japan. Yung mga Japanese na tao, ang dami nagsasuffer. 3 weeks lang, siguro hindi pa sila nakakabangon nun. Kaya sabi niya, can you imagine a young American soldier amidst the rubble and wreckage of the demolished city? Ang gulo-gulo. The conquering soldier, feeling not victory, but grief for the suffering around him. Oh, sabi niya, imbis matuwa siya, nalugmok po siya, dahil umawa siya sa mga tao na nakikita niya, yung nakapaligid sa kanya. Kayo ba naman po, katulad po ng mga nangyayari sa ibang bansa ngayon, sa Myanmar, sa India, at kung saan-saan pa po na lupalop ng mundo, na hindi pa po na bomba yun, ha? Nag-aaway-aaway pa lang esensya na po maingay. Sabi niya, talagang lugmok na lugmok yung kanyang pakiramdam. Feeling niya, nasa desert siya. Tapos parang walang magandang makikita doon, kundi paray sorrow and pain. Sabi niya po, instead of anger and revenge, Buckner found an oasis of grace. Pero sa kabila ng lahat, pag nakita siguro siya ng mga Hapon noon, no, tapos sabi niya, Amerikano yun, nakakaasari yan, galit na galit sana sila. Nakakita daw siya ng oasis of grace. While patrolling the narrow street, he came upon a Methodist church. The young Marine stepped through the rubble, unsure how he would be received. 15 or so Japanese were setting up chairs and removing debris. When the uniformed American entered, they stopped and turned. Wow, nakakatakot yun. Baka feeling nila. Cool. Siyempre, nakapustura ka pa. Tapos, kita-kita na soldier ka ng mga Americans. Sila yung bumomba sa bansa mo. Ano kaya yung feeling nila?
He knew only one word in Japanese. He heard it. Ang sabi daw po sa kanya, "Brother." They welcomed me as a friend. Buckner relates. They offered him a seat, and in that quiet moment, the enmity of their nations and the hurt of the war was set aside as one Christian served another, the body of and blood of Christ. Wow, ang ganda po nyo. Siyempre, biruin mo yun. Lahat sila nasa suffering period. Kahit yung dapat panalo ang feeling ng American soldier na yun. Pero dahil meron rin siya sa puso niya si Kristo, si Jesus Christ, nandoon yung compassion niya. Nandoon yung love niya. Tapos nung pumunta siya sa church, bakit sa dami-dami pupunta siya doon sa church? Siyempre doon yung ano niya, nagsisik siya kay Christ, di ba? And kahit na ang tumingin sa kanila ay sa kanya ay mga singkit at chinito, na feeling niya baka magagalit sa kanya o uumbagan siya, pumunta pa rin siya doon. Pero doon natin nakita na they also have Christ in their hearts. Kaya po makikita natin dito na kahit na gaaway yung bansa mo, kaaway ng bansa namin, pero iisa lang ang Diyos natin, si Lord lang. Si Lord lang. Si Jesus Christ lang. One brother welcomed another, accepted, embraced. We are new people, a new family created in Christ. Kaya nga po, wala na yan sa nationality mo o sa kulay ng skin mo. Ang tanong po si Jesus ba ang nasa puso mo? Kaya po, kahit nasa saan tayo, pag meron po tayong kapatiran, hindi nyo po mararamdaman na mag-iisa ka. Naalala ko po nung time na wala na pong device na ilalagay sa ulo ng anak ko. Yung time na yun, aburido na si Dr. Domingo. From his own word na kinausap na pa yung doctor sa Manila, si Dr. Seng, to accept Angelo na patient na dahil wala na siyang ilalagay, wala na pong device na makukuha agad-agad. Punta po kami ng Manila noon. Wala kaming kaalam-alam kung sinong pupuntahan namin o papaano. Pero alam niyo po yun, andyan yung hindi ka talaga pababayaan ni Lord, yung kapatid ko, si brother ko, brother-in-law ko, si Pirino. Talagang i-drenive nila kami hanggang sa Jose Reyes. Tapos nung nandun na kami, alam niyo po ba na hanggang sa Manila, hinahabol pa rin kami ng blessing ng Panginoon. Na doon namin naranasan na may mag-offer sa amin na kapatiran na from Baguio Chinese Baptist Church. May kakilala sila doon sa Manila Chinese Baptist Church, Caloocan Baptist Church. Alam niyo po yun na yung connections nila. Tapos may mag-offer sa amin ng bahay na pwede namin tirahan. Na nag-stay po kami doon ng almost 22 days. At in-offer lang po nila sa amin yung bahay nila na free. Tapos, alam niyo po yun, Christmas noon Christmas, nandun kami sa ospital. Tapos po bumaba din yung mga anak ko. Kompleto po kami noon. Tapos, ramdam namin yung mga nurses doon. Talagang cleaner ni Lord yung pinauwi niya lahat ng mga pasyente doon sa ward na yun, sa semi-private ward. Tapos kami lang ang nandoon. Tapos alam niyo po yun, yung kahit Christmas na may dadating yung ibang pastor, si Pastor Alan, para na magdala ng pagkain na Noche Buena. Ang Noche Buena po namin noon, Andoks. Pero dumating sila para kaming nagkainan ng pesta, kasi may parang panto po sa Chinese, yung panto ang sinasabi doon. Yun yung meal na panay ulam. Grabe po yung in-amaze kami ni Lord na
kahit wala, nung nandito kami, talagang andyan ang Baguio Chinese Bab, andyan ang Church on the Hill Christian Community, yung prayers and support and everything. Tapos pagpunta namin doon, alam namin, wala na kaming kasama, wala na kami, paano kami, hindi ko na alam. Pinakamahirap po talaga yun eh. Tapos yun, pinakaramdam ni Lord, kahit saan ka pumunta anak, hanggat may kapatiran, andyan ako. Hindi kita pababayaan. Padadalang ka, tirinit pa nila yung mga anak ko, na isang family na nagpray sa amin, pumunta doon on Christmas Day, tapos kinuha nila yung mga anak ko para i-treat nila sa labas. Alam niyo po yun, hanggang sa pinahabol kami, hanggang sa mga tulong ng mga kapatiran sa Toyota Dagupan, sa pati sa ano, sa Church on the Christian Community. Hindi ko po talaga sukat akalain eh. Talagang God has His special way to put an oasis of grace anywhere we go. Kaya po, pag iniisip ko po yung mga kapatiran na yun na nasasangkot sa Myanmar, sa China, sa iba't ibang lugar na alam ko po pahirap na ng pahirap. Kaya po yung nakita ko, nabasa ko po to, naalala ko po talaga yung mga yun na nawa patuloy po nating ipag-pray silang lahat. Dahil hindi lang po COVID yung hinaharap nila. Sunod-sunod. Wala lang po. Kaya po nakakaano na, may they find the oasis of grace of Jesus sa buhay nila kahit sa kabila ng kapangit na hinaharap nila sa mundo ngayon. O kahit sino mang nakakapakinig ngayon. Ganyan po tayo, kamahal ni Lord. Kaya niyang maglagay ng sa desert na buhay, deserted na buhay natin na parang desierto na, He has the power para maglagay doon ng isang place for us to experience His grace. So yan lang po, kapamilya. Nawa po, maranasan po nating lahat yun ngayon. Huwag kang matakot at andyan ang Panginoon. He is powerful. Maraming salamat po. Pray na po tayo. Father God, salamat po sa paalala ninyo. Tulungan niyo po kami bilang anak ninyo, Lord, to accept one another as we are in you, Lord God, as one family, na hindi po namin makikita kung ano man yung state ng aming kapatiran sa mga panahon na to, kundi po yung kayo lang po yung maitaas namin sa aming buhay at mapupuri po namin, yung papuri po ay para sa inyo lamang. O wag niyo po kami, tulungan niyo po kami, Lord, na wag kaming maging stumbling block para sa iba. At Lord, pinapipray po namin yung mga tao na nakakaranas ng sobrang hirap, Panginoon, sa Myanmar, sa India, kahit po sa China, at sa iba't ibang lugar pa po, Panginoon. Alam ko po na hindi lang po yung mga big time na paghihirap ang nakikita niyo, Lord. Kahit yung mga simpleng hinaing namin bilang mga magulang, hinaing ng mga estudyante, hinaing ng lahat ng mga pastor, hinaing po ng lahat ng mga ama, Lord, na nahihirapang magkaroon ng trabaho, hinaing po ng gobyerno kung paano po nila ililid ang lahat ng mga sinasakupan nila, hinaing po ng mga bata, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Dubayan niyo po, Lord, na makita pa rin po ng lahat yung grace ninyo, Lord, na binibigyan nyo. Araw-araw kaya po kami nakakasurvive din. Lord, thank you talaga sa lahat po ng nakikinig, Panginoon. Kung ano man po yung sitwasyon nila, Lord, may they remember this word from yours, Lord.
na meron pong nakahanda, Lord, na oasis of grace for us. Help us to accept one another and to have patience to one another, Lord. For we have one common denominator, and it is in Jesus' name.